Ang pakiusap lang ho natin doon sa mga kababayan natin, lalo na ho doon sa mga Bangsamoro, ipagpatuloy ho natin yung sinimulan natin at tuloy-tuloy ho dapat yung suporta natin doon sa panawagan na ma-extend yung Bangsamoro Transition Authority. Hindi ho dahil gustong palawigin yung termino o pag-occupy sa opisina ng mga kasama ho natin. Kundi po, kailangan natin ito para ho masigurado natin na yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na pinirmahan natin sa gobyerno ng Pilipinas ay siguradong maipatupad. Alam nyo naman po na yung kasunduan natin ay dalawang track. Ang una ho ay yung political track. At itong political track ho, ang talagang buod nito ay yung pagbubuo ng isang matibay na regional autonomous government. Ito ho yung BARM. Sa ngayon ho ay hindi pa ito kompleto. Marami pa hong bagay na dapat nandito na hindi pa ho nailalagay. Ang isang halimbawa ho nito ay hindi pa ho tayo nagkasundo sa national government at hindi pa natin na-fix yung magkano yung hati ng Bangsamoro government doon sa mga resources na makukuha doon sa zones of joint cooperation. O halimbawa ho, kung nakuha natin yung oil dyan sa Sulusi o kaya sa Moro Gulf, lagpas doon sa 22.22 kilometers, kung hindi ho ma-fix yan, hindi ho natin makukuha yung porsyento natin doon. Samantalang, hindi pa rin ho natatapos yung usapan sa kung papaano ma-exploit yung energy resources sa Bangsamoro. So, halimbawa ho, dito sa Ligawa San Marsh, pagka ho, hinukay natin yung natural gas dyan at nakuha yung natural gas, hindi ho pa napagkasunduan kung saan magpa-file ng application para ho ma-exploit yan. Magkano ho bayad? Sino mag-a-approve? Paano yung approval process? Hindi pa ho tapos yan. Ganun din ho yung release ng block grant sa atin. Hindi pa ho alinsunod doon sa provision ng organic law na dapat ito ay direct at comprehensive. Sa ngayon ho ay dumadaan pa siya sa DBM at saka sa Department of Finance. Pagka ho hinulog ng National Treasury yan, napupunta pa ho sa Region 12 na Bureau of Local Government Finance. Papasok pa ho yan sa branch nila sa Maguindanao bago ho pumasok sa region. So, ito ay hindi alinsunod doon sa provision ng organic law na nagsasabing dapat direct. Ibig sabihin, galing sa National Treasury, papasok dapat sa regional treasury natin. So, hindi pa ho talaga buo yung autonomous regional government. Hindi ho kasalanan ng Bangsamoro government ito. Ito ho ay pagkukulang ng national government doon sa bilis ng kanilang pagpapatupad nung kanilang obligasyon. So, hindi ho nila na ipapatupad ng mabilisan yung obligasyon nila, dapat lang ho na ma-extend yung period of transition. Doon naman po sa normalization, malaking bahagi pa ho nung normalization track ang hindi nagagawa. Kabilang ho rito, yung pagkakaroon ng amnesty and pardon. At ito ho ay may malaking kaugnayan doon sa election sa 2022. Kasi ho, kung walang amnesty at walang pardon doon sa mga MILF na nagkaroon ng conviction, hindi ho pwedeng tumakbo yan na official doon sa mga elective position. So, hindi siya pwedeng tumakbo ng member ng parliament. So, bakit naman ho natin pipilitin na magka-eleksyon kung alam natin na karamihan doon sa mga senior leaders ng MILF ay hindi pwedeng tumakbo dahil may kaso. So, hindi ho dapat na pilitin yung eleksyon nang hindi na ilalatag ng mabuti yung mga rules at saka mga polisiya na magsisiguro na yung pong eleksyon natin ay talagang magiging expression nung kagustuhan nung mga mamamayan, hindi lang ho nung iilang may pera, iilang may kapangyarihan, iilang marunong mandaya. So kailangan ho yung eleksyon ay talagang tunay na expression nung kagustuhan nung mas maraming tao sa Bangsamoro. So, ito ho yung buod ng panawagan kung bakit kailangan magkaroon ng extension yung Bangsamoro Transition Authority. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo.